May ilan ng relic ng mga santo na bumisita sa chapel ng ABS-CBN sa mga nakaraang taon. Pero espesyal ang relic na dumalaw kanina dahil nagmula ito sa isang santo na malapit sa puso ng media industry. Siya si Saint Titus Brandsma, isa sa itinuturing na patron saint ng journalism. Ipinanganak sa Holland na ngayon ay Netherlands noong 1881 si Saint Titus na naging Carmelite priest, university professor at isang mamamahayag at publisher. Noong World War II, hinikayat niya ang mga pahayagan sa kanilang lugar na tumangging ilathala ang propaganda ng mga Nazi na sumakop sa Holland. Pero dahil dito, inaresto siya, ikinulong sa concentration camp at pinag-eksperimentuhan bago pinatay noong 1942. Noong panahon na yon, ang mga Nazis, nagpo-propagate sila noon ng historical revisionism, mga fake news, and disinformation. So si Titus, kinalaban niyan lahat. Kasi nga naniniwala siya na karapatan ng mga tao na malaman ang katotohanan. Idineklarang blessed si Titus noong 1985 at na-canonize o kinilalang santo noong Mayo 15, 2022, halos 80 taon mula nang patayin siya. Nasa Pilipinas ang isa sa mga relic ni St. Titus na galing sa abito o kanyang damit. Mula nang ideklarang santo, dinala na ang relic sa iba-ibang eskwelahan at parokya sa bansa na halintulad sa pagiging traveling journalist ng santo. Pero ang ABS-CBN ang unang media company na pinuntahan ng relic. May mga parallelism kasi lalo yung pagiging truth defender, alam natin na ang patrol ng Pilipino, katotohanan talaga ang pinaglalaban. Ganon din si Titus. Maraming nag-attempt na patahimikin ang ABS-CBN. Ganon din si Titus. Maraming nag-attempt pero hindi, naniwala siya na truth will set us free. Katotohanan pa rin ang mananaig at the end of the day. At yun din ang pinaglalaban ng ABS-CBN. Nakiisa sa misang handog ng ABS-CBN News sina ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes at ABS-CBN Integrated News Head Francis Toral. And I think it's a good reminder for us that discernment is always discernment towards how do we live out God's vision for us. That is discernment. It's not what we are to wear, what we are going to travel, what we are going to eat, but it's always discernment for vision. Courage comes from the heart. The root word of courage is korbe, the heart. Similar root word. And I think genuine courage must come from the heart, hindi lang sa tapang. Nais na mga nananalig kay St. Titus na lalong makilala ang kanyang talambuhay bilang paalala na hindi nag-iisa sa laban ang mga tumitindig para sa tama at sa katotohanan. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.